Sir. Eh, ito na, ito na. Ako na yan, sir. Ayan, bigyan. Ganda ng hangga, no? Sir Carlos, good morning po. Oh, good morning. Kamusta kayo? Good morning po, Sir Carlos. Mingguy, may mga bigating bisita kayo. Oo nga. Ha? Sino? Eh, hindi namin kilala eh. Basta nakita namin, kausap ni Aris yung babae. Mingguy, may kasamang bodyguards yung babae. Sino? Oo. Ano, Mingguy? Okay ka lang? Shit. Parang may problema po eh. Sige, samahan na kita. May mga bodyguard daw eh. Sasama din kami. Oh. Alam niyo na, baka kailangan ng backup iisay. Kasi 11-15-212-78-15. Ano ka mo? Ako si 11-15-212. Okay, okay. Narinig ko na yan. Narinig ko na yung mga numero niya na pangalan. Toy, huwag sabihin sa akin. Ano rin to? Yes po, Dad. Alien po siya. Sabi ko na nga ba eh. Taga Planet NC8 din po siya, Dad. Isa po siya dun sa mga life forces na pumunta para kausapin si Tito Grace. Naalala niyo po ba siya? Oo, oh, alam ko. Bakit ka nandito? Susundoy mo ba si Grace? Teka muna, may usapan, di ba? Na pwede pang manatili dito si Grace ng mga ilang araw para makasama namin. Hindi ko siya susunduin. Gusto ko may experience kung paano maging tao. May experience? Doy, ano ba sinasabi nito? Dad, totoo po yung sinasabi niya. Nung nagsialisan po yung mga pad, humiwalay po siya kasi nainggit siya kay Tita Grace. Gusto niya po ma-experience yung mga na-experience ni Tita Grace. This is ridiculous. Alam mo bang peligroso itong ginagawa ninyo? Pag may nakakita sa iyong kakaiba kang bata, ako, sinasabi ko sa iyo, eh kung ang Tita Grace mo nga eh, di ba? Eh, teka muna, si Tita Grace, alam na ba ni Tita Grace to? Hindi pa po. Hindi pa? Kailangan natin sabihin sa kanya. Dad, huwag na po, Dad! Ay, kailangan! Dad, anong ginagawa mo pa? Kulang pa ba ito? Dami-dami na ito. Pero siyempre, hindi naman ako makakapasok. Long grabe kayo. Ma'am Grace! Para sa'yo, ma'am. Bagong harvest namin doon na mangga. Napadaan kayo, ha? Para sa'yo, taxi to. Ayan, Ma'am Grace, pinagluto po kita ng apritada. Naku, ang sarap naman ito. Bagong pitas yan. Para po sa inyo talaga lahat yan. Salamat. Sa, baka po, huwag nyo naman pong i-share kay Marites yan. Kasi maubos yan, eh. Kasi si Sputnik, si Marites naman nakita mo. Eh, hindi ko nga siya makita, eh. Hindi ka namin siya makita, eh. Alam mo, kanino ko pa hinanap si Marites, hindi ko rin makita. Masama kaya yun? Teka muna, bata-bata mo pa. May telekinesis ka rin? Sorry kung ginamit ko sa inyo. Please, Daddy, huwag niyo sabihin kay Grace na nandito ako. Ba't ayaw mo sabihin ko kay Grace? Magsusumbong siya sa NC8. Papagalitan nila ako at malalaman nila na nawawala ako. Ah, so aalis ka rin. So paano ka aalis kung sira ang pad mo? Sira rin ba ang pad mo? Hindi sira ang pad ko. Kung sa akin lumabas, kaya makakabalik din ako agad. Dad, please, pagbigyan na po natin si Tonyo. Tsaka enjoy na rin po ako kalaro siya eh. Alam mo, Doy, hindi ako komportable na hindi natin sinasabi to kay Tita Grace mo. Tsaka diba, Dad, white light na rin naman po ito, diba? Dali na, Dad, kahit saglit lang naman, oh. Pag-stay na natin si Tonyo, please. Sige. Papayag na ako mag-stay siya. Yes! 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 Okay, tingin mo na. Okay, may excite, pero may rules tayo, ha? Okay, number one. Huwag mo nang gagamitin yung mga powers mo dito, ha? Mas lalo na yung mga telekinesis na yan. Bakit? Ba, delikado. Baka makita ka nila, makita nila, kakaibang bata ka. Pag nakita na alien ka, mas lalo tayong delikado niyan. Kahit po kay na Yaya Marites, tsaka kay Pes Puti? Kahit na kanino? Yung helpers nyo? Hindi lang sila basta helpers. Kasama namin sila sa bahay. Friends namin sila. Partner sila ng family. Si Kuya Delphine, si Kuya Ikong, Kuya Aris, Ate Ophel, tsaka si Ate Isay. Tsaka ito, si Tita Venus. Family din siya, okay naman siya. Tonyo, kahit na sa kanila, huwag kayong magpapakita, ha? Kahit na good guy sila, mahirap na.
Anong good guys? Mga mababait. Ang gusto nila is maging masaya ka. At kung ano yung magiging mabuti para sa'yo. Oo. Pag nakita nila na alien ka, naku, dyan ay mga bad guys. Kung anong gagawin sa'yo nun, di ko na alam. Bad guys? Ano naman yung bad guys? Mga bad guys, yung mga taong nag-iisip na gustong makagawa ng masama sa'yo. Iwasan mo sila. Mga bad guys, katulad ito, napakita ko sa'yo, ha? Yan. Yan ang mga itsura ng mga bad guys, ha? Yan, yan ang bad guys. Tandaan mo yan, ha? Iwasan mo yan. Yes, Daddy. Uti mo na, huwag mo na akong tatawaging Daddy. Baka mas lalo tayong maiintriga niyan, eh. Hanapin yung nanay mo. Basta, Tito Carlos na lang ang tawag mo sa akin. Okay, Tito Carlos. Okay. So you two, no? You can do anything you want. But you have to stick and obey the rules. Okay. Buti na lang pumayag si Tito Carlos na magstay ako dito. Sabi ko sa'yo eh, mabait yun si Daddy. Masaya ba pag may Daddy? Oo naman. Lalong-lalo na kapag meron ka ding Mommy. Kaya nga, super-super saya ko na nandiyan si Tita Grace, di ba? Kasi parang Mommy ko na rin siya. Kaya yun, kompleto na rin yung family ko. Wala kaming family sa planeta namin. Grabe. Hindi ko ma-imagine na wala akong pamilya. Paano kung happy ka? E di kanina mo share yun. Paano naman kung sad ka? Sino magko-comfort sa'yo? At sino yung iko-comfort mo? Yung mamahalin mo? Friends mo. Di ba yung friends, sabi mo sa akin, family na rin? Tama. Tonyo, iba pa rin kapag may magulang eh. Pero, alam mo, masayang masaya din ako na maraming marami akong friends. Kasi ang dami na magmamahal sa akin. Tsaka ang dami ko ding minamahal. Ako ba? Friends mo rin ba ako? Oo naman. O ito. Ito ang sign of friendship natin. Ganto yan, no? Tsaka gusto kita maging masaya at mag-enjoy dito. Pero, wag na wag mo kakalimutan yung sabi ni Daddy, ha? Obey the rules. Kaya mapromise ka sa akin na hindi ka alis dito. Okay. Saan ka pupunta? Babalik na ako sa bahay namin. Kasi baka hinahanap na ako ni Tita Grace, eh. Bukas na lang. Ito ka muna, matulog ka na. Good night. Good night, Doy. Na ito, Anjo. Good night, Anjo.